Malaking bahagi ng buhay ko ang pagsasaka. Lumaki ako sa isang pamilya na binuhay ng mga tanim na galing mismo sa sarili naming bakuran. Dito rin nagmula ang hilig ko sa pagtatanim ng mga sarili kong sangkap. At kailan lang, nag-umpisa na rin akong magpalaki ng mga manok. Para mas matuto, sumali ako sa iba't ibang online groups. At dito ko nalaman ang tungkol sa Rhode Island Red. Dahil sa malaking sukat ng Rhode Island Red, naisipan ko na rin magpalaki nito. Nasa 4-5 kilo ito ngayon. Marami-rami mapapakain ito. At dahil nag-uumpisa pa lang ako, mas mainam kung makakahingi ako ng tips mula sa may mga karanasan na tungkol dito. Nag-umpisa ang Di Constantino's Farm mula sa kagustuhan ni Sir Rany Constantino na mapahusay ang agriculture and livestock industry ng bansa. Gusto niyang madagdagan ang kaalaman niya at ibahagi ang mga matututunan niya sa mga kababayan natin. Kaya nang mamili siya ng mga palalaki na hayop, ang nasa isip niya ay kung ano ang mas mura at mas madaling paramihin bilang pamalit sa mga baka at baboy. At ang sagot para sa kanya ay kambing. Pero nang mag-umpisa ang pandemya, nag-isip pa siya ng ibang karne na makakatugon sa food security. Kaya niya naisipang magdagdag at magpalaki ng mga manok. At di lang basta-basta ang mga manok. Kumuha siya ng Rhode Island Red. Napili nila ang breed na ito dahil nagbibigay ito ng magandang kalidad ng itlog at ng karne. At plano nilang i-crossbreed ito sa ating native chicken. So ito po yung mga Rhode Island Red ninyo? Kuya, JR po. 31 piraso. Mga ilang taon na po ito? Wala po pong 1 year. Sa amin po kasi sa Mountain Province, yung mga ganyang kalalaki, mga kal yung katumbas na yung mga puti. Curious lang din po ako, kung 1 year tapos ganyang kalaki, normally mga ilang kilo po ang mature niya? Mga 5 kilos po siguro. Ayon kinamang Domeng, hindi maselan ang Rhode Island Red. Isa pa yung magandang dahilan para ituloy ang plano nilang i-crossbreed ito sa native breed. Kung makukuhang ihalo sa native breed ang pagkasiksik ng Rhode Island Red, makabubuti talaga ito para sa ating ibang nagmamanok. Actually, nag-uumpisa rin po ako mag-breed ng Rhode Island dahil nga po dun sa laki. Imaginin mo pag ibebenta mo 4 to 5 kilos. So, maganda yung balik. Ang hindi ko lang po nasusubukan pa, yung resistance sa sakit. Hindi kaya po kaya maselan. Po sila, hindi po sila maselan kasi po dito malamig. Hindi po sila nagkakano. Basta po, yun na maintain ko yan malunggay tsaka yung vitamins. Hindi pa naman po kayo napepestehan. Hindi naman po. Kung ganito kalalaki tapos resistant din sa sakit, sabay maganda nga po ano. Nasa 4-5 kilo ito ngayon. Pag pinapakiramdam mo yung pata, panalo eh. Arborgo na to ah. Pero syempre may pahintulot nila Sir Rany. Isa sa mga napansin ko dito sa Di Constantino's Farm ay ang pagpapanatili nila sa kalinisan. Hindi lang sa paligid, pero sa mga taong nag-aalaga mismo ng mga hayop. Napakalaking bagay nito para masigurado na hindi sila magkakasakit. Bukod sa pagpapanatili ng kalinisan, pinapakain din nila ng natural at masustansyang pagkain ang mga alaga nila. Tulad na lang ng malunggay juice para sa mga manok. Parang na-imagine ko na yung tinola, kuya. Nandiyan na yung manok mo, yun. Simple lang ang paggawa ng malunggay juice na pinapainom nila sa mga manok nila rito. Dinidigdig lang ang malunggay na pinitas lang rin nila dito sa farm. Pagkatapos, ihahalo na ito sa tubig. Opo. Ayan. So may butas siya dyan. Dyan lumalabas yung nasa loob. So every time pong mauubos yan, bababa lang siya. Gravity. Pag po wala ang tubig, tinutukan nila yung dumalabas yung malunggay. Kapag ubos na ang juice, hilig naman daw tukain ng mga manok ang sapal ng malunggay.
Magandang idea itong malunggay juice. Kaya nagpaalam ako sa kanila kung pwede ko rin subukan para sa mga alaga ko at wala naman daw kaso. Kasi hindi ko pa siya nagagawa. Although, more on greens naman or mga gulay din yung pinapatukoy ko yun sa akin. Pero mas maganda kung may dadagdag ko yan. Ilang buwan na po yan, ma'am? Bukod sa commercial feeds at malunggay juice, pinapakain din nila ng cracked corn ang mga manok nila dito. Wala pang isang taon nang magsimulang magpalaki ng mga manok sila Sir Rany dito sa Di Constantino's farm. Dahil sa magagandang gawain, meron na silang 7 tandang at 24 na inahin. Yo, Daming, pwede ko bang arborin to? Mapigilang humanga sa mga taong katulad nila Sir Rany na laging nasa isip ang magpanimula ng mga bagong teknik para mapaunlad ang industriya. Aaminin ko, minsan may mga pinapanigan na agad na nakasanayan gawin. Pero mahalagang maging bukas din ang isip sa mga bagong pamamaraan. Tulad din sa pagluluto, magdagdag ka lang ng simpleng rekado o hakbang, ang laking angat na sasarap. Sa biyaheng ito, napaalala sa akin na kahit gaano katagal ka nang sanay sa ginagawa mo, kailangang manatiling malawak ang pagtanggap mo sa ibang perspective at bagong karanasan.